24/7. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila, mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Mm-hmm. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na binayolate nila, kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na, nasabi ko nga, si Mayor Guo ay nasa gitna nitong POGO company na nag-apply sa Bamban, itong Hongsheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento, so hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection, pero based on the kwento niya yan But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, diba? Nakita niyo naman, pati yung application sa kuryente, sa kanya yung nakapangalan din. So may active participation para mabuo itong POGO. Yeah, Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hongsheng. Yung Hongsheng yung na-raid no? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hongsheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba. Pero again, no? Dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang apat na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carion. Apparently, si Miss Carion is a clerk sa kompanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga Guos and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung tatlo, may criminal records. No? Tatlo, dalawa doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pagtitignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw active, may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam . No? Mm-hmm. Parang parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat . No? Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizens sila . No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Mm-hmm. Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wendy. Hindi rin natin hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-file rin kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil dun sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus ang foreign, 60 plus foreigners ang kumuha. So, magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution, yung case ni Angelito Guo. Kasi kay Angelito Guo, masyadong garapalan . No? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate. Apat na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon,
Aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go. Lahat fake ang binigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sunulat niya doon, lahat ang Hilito Go. Pero ang pangalan niya is Jang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya, Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese, 4 times niya ginawa yun. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa. Eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies para hindi na-validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan. Eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonyo mo, susulat nila doon, tapos na. Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Mm-hmm. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng peking mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Mm-hmm. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon dahil nang hilot naman wala namang lisensya yon. Unlike a midwife may lisensya, unlike a nurse may lisensya. Ito walang lisensya. So kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin. Ang nakikita kong mga nakikita kong tatlong legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Mm-hmm. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Mm-hmm. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa tatlo, may isa nang na-file na sir, di ba? Meron ng isa. In total ban. Yung, alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. Eh, no? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Before Mav, sir, meron nilang ni-raid na panibagong POGO sa Poraka, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Bambantala? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng POGO operator na na-cancel yung kanyang license. Mm-hmm. Pero patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung nag-file ng search warrant, ang PAO, meron nag-tip dito sa mga operator. So,
Ang kutob po dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? So, again, marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. Eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Okay, Amada. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm-hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Eh. Kung makikita natin yung trend, dati, human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of human, of money laundering. No? So, dapat mapag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Actually, naisip ko rin yung Mav, eh, pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi, like for example, bigyan kita ng halimbawa, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor nagpagawa nung Bamban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. Itong sindikato na ito, napakagaling. Napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera. So, kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. For now, it's a dummy company. No? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pick-up license. Bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pick-up, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun. So, in that sense, dummy company siya. Pero, meron kaming leads dahil nung sa read, may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company. No? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina. No? Sir, can we say, sabi mo disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, nung nangyayari na ito, nadidetect na nila eh. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report. No?
Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Mm-hmm. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. No? Pero mm-hmm. Antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado. No? Mm-hmm. So, ibig sabihin, mahina sila sa monitoring? Mahina. Napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng, I'm sure nasundan yung money laundering. Kasi gusto natin umalis sa gray list. Eh, no? But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon. No? Hindi maganda. Yeah.